Diario Sakura Radio. Nasa line, Narge Hernandez. Narge, magandang umaga. Good morning. Okay, good morning. Kasamang Ricky, good morning sa ating mga taga-pakinig. Samantala, follow up tayo kasamang Ricky doon sa isinagawang depopulation last Friday. Kasamang Ricky, umaabot sa kabuuan 28 lamang na mga ulo ng baboy ang na-depopulate. Akala ko baga ay ano... Ang sabi ba ni Doktor ay ano? 40 to 50 daw. Oo. Pero sa naging payag nito, doon sa ating panayam, sa programang Bito Kay sa Radyo last Saturday, ay katulad nung inaasahan, mayroong pa rin mga naka pagpalusot nung una-una na nilang binilan na ilang mga hindi na iwasan mga nakapagpalusot na nauna na nilang binilang ng mga ulo ng baboy kasama mm-hmm. doon sa depopulation. Bagamat nilinaw ni Dr. Ma'am Ahero na ang positibo lamang doon out of doon sa 28 o doon sa target nilang 40 ay dalawa lang naman yung nasa ground zero na tinatawag nila o dalawa. Pero yung mga kalapit ay hindi pa naman konsideradong positibo, kaya lang kinakailangan batay doon sa sinusunod na panuntunan, kinakailangan sa loob ng 500 meter radius ay kasama sa ma-depopulate yung na baka posibleng mahawaan nitong nasa dunahawaan itong nasabing African swine fever kasama ng Ricky. Sa kanilang pagkuha, pag-ikot ng Biyernes, 28 lamang mula sa apat na mga backyard racer doon sa Porpuno Barangay Kamabugan ang kanilang na depopulate. Yung lima rito ito yung galing mismo doon sa lugar o sa ground zero doon sa lugar kung saan may nagpositibong dalawa kasamang Ricky. At yung tira na 23 ay galing doon sa paligid. Ito yung mga pinuntahan nilang mga nag-aalaga ng baboy, 23 ang kanilang nakuha plus 5 doon sa ground zero. Yung lima ay doon mismo inilibing sa lugar, particular doon sa kung saan may nagpositibo ay doon mismo yung lima, samantalang yung 23 ay doon na ilibing na o binala sa dump site ng ating municipalidad ng bayan ng Yasait. So naman ito tuluyang inilibing itong mga kinaupunan natin, particular itong INT, Incident Management Team at Composite Team na siyang nagsagawa ng proseso ng paglilibing dito sa nasabing mga alagang o itong mga baboy na na-depopulate noong nakalipas na araw. Lilinawin lang natin, Narge, lilinawin natin. Binilang nila yan, 50. 40 to 50 yung una nilang bilang eh. Tapos ang nakuha na lang nila, 28. Oo. Kailan naman natin yung mga nakalusot dyan? Maaari bang may kaharating fine o pananagutan yung nakapagpalusot, pero yun naman na yung tinitingnan pa nila doon sa panuntunan kung maaaring kasuhan. Alam mo, kasamang Narge, hindi mo naman masisisi yung mga nagpalusot. Kasi nga, Diet. Yung veterinary office natin eh masyado mabagal. Dapat kasi daw within 5 days. Within 5 days, nagbagyo naman, Lunes naman ayos na ang panahon. Dapat sinakyanda na nila 'yun. Kaya humingi daw sila yung ng immediate immediate action ng kinakailangan. Virus ba 'yan? Ay nabalitaan ng mga tao ay kanya-kanyang pulasan. Naghingi pa siya ng additional 2 days. Yung 2 days, malaking bagay yun. Doon sa mga malulugi sa negosyo. Kahit ako, isang araw lang, itatakas ko na yung baboy ko. Hindi naman yun makaka-apekto sa tao eh. Kakatayin ko na yun kaysa naman sa malugi ako. Di ba? 10,000 lang naman dapat yung bayad. Yun eh. Kaya nga tayo nagtaka nung tanungin natin. Kasi last Friday, tapos Friday na, 7 days. 7 days.
Oh, eh, syado na tayong late doon sa pagsugpo, no? At kung magkakaroon ng another, pagkalat, eh, wala na tayong dapat nasisihin doon sa ating mga kababayan dahil, siyempre, ayaw kong malugi ako sa negosyo ko, eh, no? Sige, sana naman ay huwag makahawa, no? Huwag tumalon sa ibang barangay, yung sana ay ASF na yan. Nung isinigong depopulation, yung pagdami o pagkalat pa nito sa ASF. Eh, sana nga, kasi binilang nila yan, 40 to 50, nakuha lang nila, 28. Sana ay within 5 days. Friday. Oh, pero within 5 days dapat, pero naging 7 days. Sige. At tingnan natin sana. Parang inisip din naman, napakaliit kasi nung indemnification fee na binabayad na 5,000. Kaya marahil ito yung nagbunso sa mga kababayan natin nila na PayPal ship yung kanilang mga lagang baboy. So, then, dumating sa point na 28 heads na lamang yung tuluyang na-depopulate noong araw ng Biyernes. Yan muna yung ating mga balita mula sa location para sa kaunaw na ang FN Station sa Laliwigin. Ito naman si Nars Fernandez Cool, Radio News.